Napakadali lang po pala nun. Kaya yan nakapwedeng makisabi, Lord, tukoy mo ko. Kaya pinsabi na maging mapagpuyat. Anong ibig sabihin nun? Laging handa. E may pagpalit itang kaya kang salvation. Ketang pamag ML mo mo o kaya ketang bagay mo naman. Ne? Kasi bu, bakit? Napakahirap maiwan sa rapture. Napakahirap maiwan. Kasi po bakit? Sabi niya dun sa nabasa ko, hindi daw po nagagawa pa ng buong-buo ng Diablo o yung suwail, yung kanyang mga nais gawin sa mundo kasi nandito pa yung mga hinirang. Kapag inalis na, nasabi po dun sa nabasa ko, kapag inalis na yung mga hinirang, dun pa lang niya gagawin ang lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin, pagharian yung mga ang mundo, pagharian ng no, i-rule ang lahat ng tao, siya yung batas, siya yung power. Kaya sana hanggat wala pa, hindi pa dumadating si Lord na hindi pa nagra-rapture tayong lahat, yung puso't isip po natin, mga kabataan. No, nananawagan ako sa inyo. Yung puso't isip natin, i-focus natin kay Lord. Hindi lang mga kabataan, pati po yung mga matatanda, may isip. No? Lahat po tayo, i-focus. Let us just focus our eyes unto Jesus. Amen? Kasi wag po tayong, bakit sinabing focus or fix or firm? Stand firm in the word of God. No? Tayuan po natin yung salita ng Diyos. Huwag mong tatayuan yung salita ng kapitbahay mo, ililigaw ka lang yan. Tayuan mo yung nababasa mo, kung ano yung nababasa mo. I-fix mo yung mata mo kay Jesus, huwag sa kapwa mo. Putay kiya po yung sister Rowie na yung kabusitan. Ay nakasamba ka rin busi, iya pala yung sister. Ne? O may tangkapatad mong itangkaya kang kaklose, kaya tingkang ikita mo buri kaya. Ay nakamagatin ka rin eh, kung nakaburing kaklose si kaya. Sabi ko nga po, do not break your commitment to the Lord. Ma-break na yung commitment mo sa lahat ng kapwa-tao mo, pero kay Lord, huwag mong i-break. Amen.